ba kayo mga ka-journey? Then, nagbabalik kami. So, ayun mga ka-journey, share namin, share na naman kami. Mga nakaka-inspired na experience, then yes. Mga pinagdadaan namin, dadaanan namin sa life namin ni Mami. Okay. Sa mga hindi pa nakakaalam, so, 1 month na pala kaming kasal. Wow. So, na-idaos na namin yung aming first month sa Rias, Mr. and Mrs. Ramirez last July 9. So, ayun. Before, ang aming kasing mansari na sineselebrate din namin anniversary is 8. So, sunod lang, 9. So, ngayon, i-share namin sa inyo yung kaibahan ng kung paano namin, yung life namin nung mag-girlfriend and boyfriend pa kami ni Mami. In a relationship to... To married. Yes. So, napatunayan namin na napakalaki pala talaga ng difference, nagkakaibahan. Yung excitement, tsaka yung pressure. Yes. So, ayun. So, share lang namin yung aming first month, sorry. So, ayun. Siyempre, pandemic pa din. Bawal gumalat. So, ako, may comparison ako dyan. During in a relationship pa, di ba? May handa-handa pa, ganyan-ganyan. Pero pag married na pala, ay babati lang. Tapos wala na yung mga handa-handaan. Naging practical. Kailangan natin mag-save. Yes. Na sinasabi. Hindi naman, although tatagkalin, tulad nga nung sinabi sa atin nung sa seminar. Sabi nung sa seminar, kung ang budget nyo sa shopping ni Mami ngayon is 5,000 para sa shopping, para sa mga OOTDs, then sa mga etc. sa lifestyle mo. So, hindi naman actually tatagkalin muna. Yes. Tatagkalin. Kumbaga, at least galing sa 5,000 budget mo, at least bumaba ka naman ng mga 1,000. Totoo pala yung sinasabi nila, pag married ka na is madami ka nang iisipin. Mm. And then, hindi mo na maiisip yung mga celebration nga ng tulad ng in the relationship. Kaya yung mga surprise, Diyos ko, wala so, na yan guys. Pero siguro, hindi naman lalahatin natin. Meron din namang nagse-celebrate pa rin, di ba, na mag-focus. Pero para sa amin kasi, naging practical na kami. Nagpo-focus kami dun sa mga bagay na kailangan namin mga unahin. Yes. Then, nakakatawa kasi yung kay pastor na sinabi na, dapat, kasi may tawag ako sa kanya before nung mag-girlfriend, jowa-jowa pa lang kami. So, ang tawag ko kasi sa kanya, minsan payat, kasi super payat siya. So, payat, okay naman sa kanya kung magkatawagan namin yun. Payat, ganyan, tinatawag ko siya. Mabawa, kakain na payat, kakain na tayo. Sabi ko, best, kakain na tayo, best. Mga ganun na biroan namin dalawa. So, okay lang sa amin, kumbaga, friend. Friend, kakain na tayo, friend. Friend, diba? Tinatawag ko din siyang friend. So, lambing na namin yun. Then, sabi kasi ni Pastor, mag-away man kayo or kung ano mang problema tumaan sa inyo, hindi nyo kailangan baguhin yung tawagan nyo. Oo, long time kasi na nag-away kami, so tinawag ko siyang, "Hoy, Brian!" Sabi niya, "Anong Brian?" Dapat daddy talaga. Kung ano yung tawagan nyo, yun yung sinabi ni Pastor. So, isa yan. So, hindi dapat baguhin yan. Kahit anong mangyari kahit mag-away kayo. Huwag niyong palitan. Kumbaga, separate niyo yung usapan niyo kung nag-aaway kayo. Yan yung mag-asawa na kayo. Mm-hmm. Para naman sa babae ako, di ba, para sa akin, mas magkakaroon ka na ng confident na hindi na siya mawawala sa'yo. Kasi asawa mo na siya may karapatan ka na sa kanya. Malaki na yung right mo. Mm-hmm. Not unlike nung in a relationship pa kayo. So may mga time talaga na... May boundaries pa din. Yes, no? May boundaries. Pero ngayon kasi, asawa ka na, so mas lumalaki yung karapatan mo sa kanya. Isa din kasi sa nakakatawa kay Mami, yung katulad ngayon kasi, di ba, nakasal na kami. So, naisipan namin mag-apply na ulit. Kasi, ang boring, hindi naman boring. Kumbaga, gusto namin mas madagdagan pa yung income namin. Kumbaga, hindi lang kami nakastay dito sa bahay. So, yun nga guys, pag parehas kayong walang trabaho tapos married na kayo or mag-asawa na kayo, parang kasi yung mga gagawin nyo is hindi nyo magagawa kasi wala nga kayong ganito, hindi sapat. So, kailangan talaga ng dagdag income. So, yun na nga, kasama dun yung pressure kasi magpaplano na kayo ng pamilya nyo eh. Diba? So, ayun. Nakakatawa lang kasi every time na may interview kami, minsan natatawa siya yung pagpapakilala niya kasi minsan nababanggit pa rin niya yung mention type ko. So, yung apelyedo ko wala. Sabi ko, Ramirez ka na.
Tapos pag yan every time na halimbawa tinatanong, "Hoy Ramirez," sabi ko, "Ramirez ka din." Ramirez ka din. So, para pala dun sa mga ganyan. So, minsan nagsasabi ako sa kanya na, "Ano, tutuloy ko ba?" So, kumbaga, hindi lang ako magdedesisyon. Pati na din siya. Kumbaga, consultation sa isa't isa. Grabe dapat, yung, agree kaming dalawa. Agree kaming dalawa. Ibang scenario na naman. Pagkatulog namin. So, hindi talaga ako papayag na hindi siya mag-good night sa akin, mag-kiss sa akin. Although, ganun naman talaga. Ganun naman kami before. Pero ngayon, sinasanay namin yung mga sarili namin na ganun yung lifestyle namin. Kasi, dyan namin makikita yung ano eh, kumbaga, kung paano namin ini-embrace yung sinumpaan namin pagmamahal sa harap ng Diyos, Chon. Sa harap ng Diyos. Anong magagawa? Laging natutuloy. Lumalapit ka. Tsaka akin na pastor at sa harap din ng pamilya namin. Yes. So, every time na may mga problema kaming dumadating, lagi silang nandyan. Pero ngayon... Ngayon kasi guys, pag may problema kami, kasi sabi ni pastor, kung mag-asawa kayo, dapat isolve yung dalawa. Yes. So, yun, pag hindi na talaga namin kaya, yun, sinashare namin sa pamilya namin. So, pero yung... kung ano naman, kung halimbawang kaya nyo naman isolve dalawa, so why not, diba? Hindi na dapat ikalabas. So, ayun, yun yung talagang winang-work out at pinag-aaralan namin dalawa. Kasi, guys, kung sasabihin ko talaga sa inyo, napakalaking adjustment talaga yung magiging transition nyo. Sa pagta-transition nyo, diba? Siyempre, sinasanay nyo pa yung mga sarili nyo na, oh, may asawa na pala ako, oh, ganyan. Tama. So, ayun, yung nandun pa rin kami sa adjustment stage na tinatawag. Pina-work out din namin ngayon yung pasensya namin. Pagtitimpi. Yung bang, yung away na parang tahimik lang. Tapos so, tahimik na nire-resolve namin. Ayun, before talaga masasabi namin na gastador. Hindi naman sobrang gastador. Kumbaga, bili kami dito, bili kami niyan. Yan, isa pa din yan. Ayan. So, ngayon isa yung sagot namin na budget. Kung halimbawa may bibilhin siya, so dapat may permission sa akin. Kung may bibilhin ako, may permission sa akin. Pero hindi but naman... kung hindi papayag yung isa, edi sundin, di ba? Gawain bahay. Yes. Talagang dapat flexible kayo. Gawain bahay in the sense na kami, nagtutulungan kami kasi paras naman kami nandito lang sa bahay. So yun yung inaano namin na dapat marunong kami. Ayun, natatawa nga ako kasi yung super fan or super idol kami ni Ate Rio kasi lagi niya kaming pinupuri na ang ganda daw nung tandem namin, kumbaga ang ganda swak kami. Isa pa, nung in a relationship pa kami, so parang may time doon na minadali natin na mabuntis ako, di ba? Pero sa ngayon, nung kinasal na kami, Diyos ko, pinag-usapan namin, sabi ko, hindi muna tayo mag-aanak at wala pa tayong pagbabuhay. So yun dapat, guys. Yung meron kami ngayon. Kumbaga, yun dapat, guys, yung iisipin. Pag halimbawa, sabi kasi ni ate, pag halimbawang balak nyo na, so dapat may savings. Kung sa emergency kit. Emergency. So, hindi enough yung kung meron kayo, pwede sa amin dalawa. Pero kung magiging tatlo na kami, hindi pa din talaga enough. And ayun, dati, parang wala lang sa amin yung mga gastos, mga binabayaran namin tulad ng mga bills, mga binabayaran namin, kumbaga, yun, kailangan. Ngayon, talagang nakalista na sa amin. Ito pa, nung in a relationship pa kami, hay nako, walang kasawa ang milk tea. Yes. Ano anong mga binibili. Ngayon, Diyos ko, po nung nag-asawa na, huwag muna milk tea at ang mahal-mahal niyan. Ayan, tututunan na namin magtibid. Yes. Isa yan sa dapat natin gawin. Kasi, kung iisipin mo, kung puro tayong luho, walang mangyayari sa inyo, guys. Ayan. Halimbawa, bago pa kayo mag-asawa, so, huwag kayong sumuko na kung may darating man na problema sa inyo na grabe, so sabay-sabay yung ano. Nandiyan niya yung asawa mo para umalalay sa inyo. Yes. Para alalayan yung isa't isa. So, yun nga, ang pag-aasawa talaga ay ang hirap. So, tsaka yung problema naman is, blessing din naman yan kasi dyan nyo makikita kung gano'n kayo kastro. Ito naman is normal lang sa mga nangyayari sa mga, I hope mga ka-journey isa, ito yung napagdaanan nyo na. Kumbaga, hindi na ito bago sa inyo. Ito naman kami, sinishare namin yung experience namin para makarelate kayo.
sa mga pinagdaanan namin, I know na marami kayong mga natutunan din. Oo, pero sa mga hindi pa nakaka-experience ng ganito at wala pang mga asawa, asahan nyo na makaka-experience kayo ng ganito. Iba-iba naman tayo, pero makaka-experience tayo ng problema sa buhay. Yes, hindi nawawala kasama yan sa mundo na to. Yes. Kumbaga, hindi lang puro saya at kaginhawahan sa buhay yung meron ka. Yes. Hindi ako naniniwala na yung mga sobrang yaman, sobrang... Is wala nang mga problema. Wala nang problema. Meron din yan. Meron. Walang taong nilikha na puro kasiyahan, yes, na walang problema. Ito mga ka-journey, I know na marami kayong natutunan or nasaksihan sa aming mga experience. So, unang buwan pa lang yan. Unang buwan, yes, pa lang yan. Marami pang buwan, araw, so, taon, dekada ng pagsasamahan namin ni Mami. May iiwanan lang ako. So, yung pag-aasawa ay hindi masarap, mm-hmm, hindi madali. Hindi matatapos yung hagdan na kailangan mong hakbangin para ma-achieve mo yung goal. So, dapat pag-isipan, yes, pag-planuhan, at kung ano pa man para maging handa lagi. Yun. Then, huwag kayong padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Susing pag-iisip. So, pag-uusap. So, so yan, kailangan so, yan. So, kung happy go lucky lang kayo dati nung wala pa kayong mga asawa, so hindi na yan pwede pag meron na kayong asawa. Ayun, cut muna tayo sa aming ako. One month pa lang yan. So, mahaba-haba na. So, I know na enjoy nyo yung aming malitaktakan for today. Then, abangan nyo yung mga aming mga susunod na vlog videos, yes, dito sa aming channel. I know na marami din kayo mapupulot. Then, ma-enjoy nyo yung aming mga kwentuhan. Then, ayun, mag-iwan ako ng isang katagal na i-explore nyo yung mga bagay-bagay. Huwag nyong ilagan, huwag nyong takuhan, huwag nyong takpan, or huwag kayo magbulag-bulagan sa mga darating na i-face or mga... Kailangan nyong i-embrace ng mga problema or happiness. So, kaya nyo yan, guys. Go, 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 long, fight, then laban. Yes. Laban yung sabi ng nakararami ngayon. So, ayun, medyo napadaldal. So, ayun sa mga hindi pa nagsusubscribe, ba, ang dami nyo nang na-miss sa aming journey. Gawin yung balikan yung aming mga previous vlog at alam ko marami kayong matutunan sa aming pinagkikwentuhan dito sa aming channel, di ba, Mi? Yes, and please don't forget to subscribe, like, comment, and share! And please don't forget to hit the notification down below para lagi po kayong updated sa mga upcoming videos namin dito sa aming channel. And always remember, if you are tired, learn to rest, not to quit! Bye-bye! Keep safe! Love ya!